Maraming nangyari ganito, guys. Siguro mga 5, di lang 5, siguro mga 10 times na. 10 or more. Sasabihin nila sa akin, bro. What's up, Patseros? What's up sa inyo, mga patatas? Andito na naman kayo! Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about sneakers pa rin, syempre. Bakit pa ba kayo nandito? Syempre, di ba para kumita, para matuto. Tuturo ko sa inyo ngayon, guys, is all about buying shoes. Saan ako nakakabili? Share ko na sa inyo, guys, kasi marami nagtatanong sa akin. Backstory lang, bumibili ako ng shoes na mura, ite-trade ko or ibebenta ko ng mas mahal, yun lang yun. Pero ang tanong is, saan ako nakakabili? So, yun yung sasagutin natin ngayong episode. Number one lang naman is Facebook. If hindi nyo alam to, saan kayo nakatira? Number one lang, guys, Facebook. Instagram, bihira. Pero mas madalas ako makaharap, guys, ng mga muna sapato sa Facebook. Pero sa carousel, guys, marami kasi nagbibenta ng fake. So, ingat-ingat na lang kayo. Pero main nyo dapat, naghahanap kayo dapat sa Facebook kasi dito yung platform ng Philippines. So, paano maghahanap sa Facebook? Sa Instagram kasi, guys, medyo mahirap kasi syempre walang Instagram groups. More on photos yung Instagram . Pero mag-focus tayo mainly on Facebook kasi kahit ako, 90%, 80% nakahanap ako ng stills Facebook. Bihira ako makahanap ng still, guys, sa Instagram. So, number one tip para makahanap kayo ng mga murang sapatos on Facebook is sumali kayo sa mga Facebook groups. Sinabi ko na to dati, guys. Mag-leave kayo sa mga walang kwentang group. Di ba walang kwenta? Parang unnecessary pala. Unnecessary group. Di nyo kailangan ng meme group. Para saan yun? May mga friends ka naman nagsishare ng memes, di ba? Huwag ka na makipag-beam, hindi ka kikita dyan. Mag-leave ka na sa mga, car groups. Unless na syempre kung nagbabainsal ka ng cars. Mag-leave ka na sa mga samahan ng mga ganito, samahan ng mga hiwalay. Mga looking for, mga rambula. Yung mga, come on guys, that's bullshit. Mag-focus kayo guys, sumali kayo sa mga Facebook groups. There's a ton of Facebook groups. Kasi ang key dito guys is, i-flood mo yung timeline mo ng sapatos. Di ba? Kasi kapag puro memes yan, puro pakita ng malalaking dede, puro TikTok. Isipin mo yung possibility na, halimbawa, yung isang reseller, tinunod niya, diba? Sumali siya sa mga Facebook group. Habang ikaw, puro nakikita mo mga malalaking dede sa TikTok, mga nag-aalugang mga dede sa TikTok, diba? Come on. Hindi na kayo bata. Siguro yung iba bata. Pero yun, guys, habang bata kayo, get your priority straight. Alamin mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Okay, masaya makakita ng ganun, diba? Pero para saan? Magpapalit mo ba yun sa kita ng pera, diba? Focus kayo sa mga Facebook groups, sneaker groups, namely Jordan brand only. Number two, tali kayo All Locks PH, The Third World, Vans PH, Sneaker Beaters 3K, yung mga ganitong groups guys. Mag-leave na kayo sa mga unnecessary groups, sinabi ko na to dati. And ako guys, personal experience, kasi syempre I got into cars, diba? So medyo na-wheelie ako sa pagbuo ng kotse. So yung nakikita ko talaga mostly puro parte ng kotse. Ang nangyari, hindi ako makakita ng still sa Facebook habang yung ibang tao nag-grind, nakikipag-transaction. Ako, tumitingin ako sa mga kotse. And ang masama doon, napapagastos pa ako, 'di ba? Yun yung masama doon, guys. So mag-focus kayo sa Facebook groups, sa mga sneaker groups, makipag-usap kayo doon, make a name for yourself, ingay kayo, let people know na bumibili kayo ng bulk buying. Yung mga ganun. So yun, number 2, guys. Tip number 2 tip para makahanap ng steals online. Post kayo ng mga post kayo ng mga looking for budget steals, 5,000 budget only, yung mga ganyan. Kasi guys, sobrang dami magko-comment na tao. Kasi lahat, kasi yun nga, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang dami ng reseller ngayon. So syempre, 'di ba? Isipin mo yun, yung ibang tao nagpo-post, nag-o-offer, nakikipag-transaction sa iba, tapos ikaw nakahiga ka lang diyan, 'di ba? Nanonood ka ng mga TikTok ng mga kung sino-sinong di mo kilala, 'di ba? Entertaining yourself. It's not bad. Hindi masama yun. Pero consequence nun na pwedeng mangyari is yun yung masama, di ba? Hindi man masama, yun yung mga possible na mangyayari. Hindi ka makahanap ng steals, flooded yung timeline mo ng kung ano-ano, di ba? Mga unnecessary shit sa buhay. And anyway, nawala na naman ako sa topic kasi yun, very important yun para sa akin, guys. Pinagdaanan ko yun. Mag-post kayo ng looking for, sabihin nyo, looking for steals size 10 to 8.5 to 10. Trust me, guys, maraming mga magbebenta. May mga... Kasi ilan-ilan, hindi mo masabi. May ilan-ilan na hindi nila alam yung value ng shoe nila, diba? So, halimbawa, syempre, nakita nilang naghahanap ka ng sapatos, maaari nila i-offer yun sa'yo. Possible din yun, pero very, very little yun, guys. Very little. Tapos, kapag ginagawa mo to, guys, kasi makikilala ka ng mga tao, makikilala ka ng mga reseller, makikilala ka ng mga tao na, ito yung taong bumibili ng bulk buying, ito yung mga taong bumibili ng, kapag gusto mo na mabilis ang pera, siya yung kausapin mo. Yun, possible din yun, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na make a name
for yourself. Ito yung sinasabi. Basically, ito yun. Kasi kapag ginagawa mo to on a daily basis, hindi man daily, mapapansin ng tao na si Bogart, madalas bumili sa Facebook, kontakin nyo to kasi kapag kailangan nyo ng pera, siya yung kontakin nyo, diba? So yun, post kayo sa Facebook na looking for yun nga, looking for, kasi promise guys, marami mag-comment dyan. Tapos kung halimbawa, pag nakakita na kayo ng ganun, tignan nyo yung comments, marami nag-comments dun. Yung mga maraming tao na hindi alam yung value ng shoe nila, tapos pwede mo sila i-PM, add mo sila, sabi mo, sir, kunin ko na yung pera mo, asan location mo, mabilisan guys, mabilisan dapat kasi hindi pwedeng babagal-bagal ka sa sneaker reselling kasi there's a ton of people na naghahabol sa pera na yun. There's a ton of people na gusto kumuha. Pero syempre, iba-budget mo rin. Kapag pinuntahan mo ba siya, lugi ka sa gas? Pag pinuntahan mo ba siya, lugi ka sa oras mo? Yung mga ganun, kailangan mo rin i-factor yung ganun guys. So, huwag kang pabugso-bugso. Maging smart ka sa pagbili ng mga kung anong bibili mo. Maging smart ka sa pag-sacrifice kung ano yung mga sasacrifice mo. Kasi oh guys, ang ginagawa ko, sabihin ko, sir, kunin ko na agad dyan, bank transfer na agad or puntahin kita dyan. Pero kinocompute ko kung yung ibabayad ko ba sa tao ko is dagdag syempre sa budget, diba? Kung 1K lang yung itutubo ko, tapos yung tao ko babayaran ko ng 300 pa, diba? Wag na lang. Mamaya fake pa yun, mamaya may sira pa, diba? Pero nasa sa'yo na yun guys kung isusugal mo yung ganong sitwasyon. So yung number 4 is making a name for yourself. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina na dapat palagi kayo nagpo-post online. Yun yung makikilala ka nila, diba? Makikilala nila kayo. Eto guys, kwento ko, share ko sa inyo. Ginawa ko yan dati. And tignan mo ngayon, ang dami sa akin nag-PM, sasabihin nila, bro, baka gusto mo ng mga steel pairs kasi kailangan ko ng pera para sa anak ko. Kailangan ko ng pera ng panggamot, pang CS ng misis ko. Yun guys, eto, itong black cat na to. Itong black cat na to guys, nakuha ko lang to recently. Siguro nakuha ko to 6K ata. Itong black cat guys, 2019-20 ata black cat. But kasi sabi niya sa akin, kailangan niya ng pang CS niya sa misis niya. And I'm there to help. Hindi masama yun guys kasi quick cash, di ba? Hindi naman pwedeng maghanap ka pa ng buyer para mataas kasi syempre, life or death na yun. Situation si misis mo na yun, di ba? So yun guys, kapag you have a name for yourself na, marami na magpipm sa'yo. Marami na sabi nila, buy mo na yung collection ko, yung mga ganun. So yun guys, kapag may pangalan na kayo. Maraming nangyari ganito guys. Siguro mga 5, di lang 5, siguro mga 10 times na. 10 or more. Sasabihin nila sa akin, bro, kailangan ko ng pang-tuition sa anak ko. Bilhin mo na tong 10 Jordans ko, 15 Jordans. Tapos syempre dati guys, wala pa ako kotse, so grab-grab pa lang. Tapos papasama ko sa tropa ko para kuhanin namin yung pairs niya. So yun guys, syempre, hindi ko kakalimutan yung tropa ko. Kailangan ko pakainin, kailangan ko bigyan ng pang-abot, kailangan ko bayaran yung transpo niya. Pero in all that, yung kita ko dun sa 15 pairs na yun is wala lang dun sa binigay ko sa kanya. Yun guys, maging ano ko rin, maging isipin nyo dapat kung ano yung mga dat pinaggagastos-gastosan nyo. Yun guys, kapag gilala na kasi kayo sa sneaker game, reseller na kayo, tulad ko, 5 years na ako, medyo matagal-tagal na rin. May mga ganun talaga guys, tandaan yun, may mga ganun na, may iba pa nga na sabihin nila, ay ayoko ibenta dito kay ano kasi barat yan bumili, kasi mayabang yan, hindi ka tulad mo, madali makipag-negotiate sa'yo, hindi ka pera-pera lang, friendly, approachable, guy, yung mga ganun. Sinasabi sa akin ng iba guys kasi yun yung key sa sneaker game. Dapat maging mabait kayo. Huwag nyo isara yung connection nyo sa friends mo lang. Maraming connection guys. Maraming possible connection. Yan, sinabi ko na rin to guys sa ibang video na maging approachable kayo. Kasi yun nga, nangyari na to guys kasi sinasabi ko sa inyo. Dito, kwento nyo sa inyo guys dito sa Anona Station LRT. Sabi ko, nakita ko yung post nyo sir. Ang dami nag-comment. Nakita ko dun yung si ganito. Si... Sabi niya sa akin, ay ayoko, pinuntaan ko siya dun, sobrang baba niya ibigay, tapos parang siya pa yung galit, siya pa yung akala, siya pa yung mayabang, ganyan. Tapos parang ako, siguro he's having a bad day lang or what, medyo siguro ganun yung attitude niya, pero mabait yun. So yun, nangyari yun. Tapos syempre, saan niya binenta? And yung revenue ko sa, guys, siguro mga crazy, siguro mga 40-50K, ano yun, parang 15 shoes, hindi lang 50K guys, hindi lang 50K. Promise. Make a name for yourself. Mag-ingay kayo. Paalam nyo sa ibang tao na bumibili kayo sapatos. Mabilis ang buyout ng collection. Tapos, last thing guys. Last tip. I-offer nyo yung products nyo. Kapag nakikita nyo yung mga, halimbawa, looking for trade, looking for pairs, ganito, ganyan. I-offer nyo kung ano yung binibenta nyo. Halimbawa, itong Wave Runner. Halimbawa, may Yeezy 350 Boost. Zebra. Huwag kayo mahiya. I-offer nyo to. Kasi, ano doon guys, ang logic doon, hindi lang siya yung ino-offeran mo. Yung mga ibang mag-o-offer ng Zebra sa kanya is makikita rin yung pair mo, 'di ba? So dagdag exposure na naman yung sa sapatos mo, 'di ba? So yun guys, actually matalino guys, 'di ba? Kung isipin mo, siguro may mga 10 people na pwede makita yung sapatos mo, pwede mo mabenta yan, di ba? Alam mo yun, i-offer mo lang nang i-offer. Isipin mo, guys, isipin mo in one day, in-offer ko yung shoe na to sa 10 posts, di ba? Yung 10 posts na yun, may mga magko-comment doon, syempre. So, sobrang daming possible na makita ng post mo.
maging ano lang kayo sa Facebook, kasi Facebook really is a very ano, very profitable platform, guys. Maniwala kayo sa akin. I've done a ton of business, a ton of trading. I've met a ton of people over Facebook and it's helped a lot, guys. Trust me, kasi I've been doing this for a while now, 5 years. Sana natutunan niyo yung mga sinabi ko. Gawin niyo tong mga bagay na to kasi para rin sa inyo to, 'di ba? Para importante rin to, para dagdag value, dagdag learnings, dagdag business. Sana na-enjoy niyo yung video and sana may mga natutunan naman kayo, mga bago. And peace out, yo.